Pa kami guys sa may hospital. Yung number namin is number 84 and number 32 pa lang. Hello, good morning. Tapiyok. Ayan, good morning sa inyo guys and welcome back ulit sa ating channel. Katatapos ko lang uminom ng gatas dahil kanina umaga, Diyos ko. Yung kinain ko, sinuka ko rin. So, ito yung pinakamalaki kong problema dito, guys. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Lagi kong suka kain ako. Kaya minsan talagang pinipigilan ko magsuka kahit sukang suka na ako. Dahil, Diyos ko, kahapon sumakit lang yung chan ko dahil yung sikmura ko. Dahil ano talaga, guys. Talagang sama-sama kahapon ang pakiramdam ko. Nung tipong gutom ako pero wala akong ganang kumain. Tapos sumasakit yung sikmura ko. Hindi, I don't know what to eat, guys. Kaya kahapon talaga medyo naiyak ako kasi nga hindi talaga magandang pakiramdam ko. At halos hindi na rin ako lumabas kahapon dito sa may kwarto. At mabuti na lang kahapon, dumating na yung mga biyanan ko. So may nag-asikaso kay Annika, may nag-asikaso sa pagkain namin. Kaya I'm so very grateful na nandito sila. Actually nandiyan yung biyanan ko, nagluluto doon sa may kusina. Gusto ko sana i-film kaso lang baka ayaw niya muna kasi nga medyo, ayun, medyo mga sabog-sabog pang itsura. Ayan, so... tabayanan nyo na lang guys kung saan, kailan nyo sila makikita. And at the same time, kailangan namin pumunta ngayon sa may clinic. Kasi nga dapat supposedly, nung Friday pa sana kami, January 7, pumunta ng clinic. But sadly, hindi namin alam na nagbago pala yung rules sa hospital na yun. Na kung Friday ka magpapacheck up, kailangan makakuha ka ng slot Thursday pa lang. Kasi hindi na sila tumatanggap. Kumbaga parang rest day na rin yata para kumunti yung tao during that day. So hindi namin alam yun. So bumalik kami ngayong araw, Monday, para kumuha si Papa ng slot. And sa, ayun na naman, puno na daw yung slot, hindi na daw makakuha. Pero sabi ni Papa, no, kailangan namin magpa-check up kasi dapat nung Friday pa yan. Yung asawa ko magpapa-check up. Pero hindi namin alam na may ganyan pala kayong rules. Eh wala naman nakapaskilled guys sa may labas ng hospital na ganyan pala yung rules nila every Friday. Kasi during normal days, Monday to Thursday, same day na kukuha ka ng slot, same day rin yung check-up. Pero pag Friday pala, iba na. Ayan yun nga yung hospital na kung saan din ako nanganak kay Annika. Actually guys, nasyak ako kasi kilala pa rin nila ako. Alam na nukturon ilang taon nang gap ko ng pagbubuntis ngayon. Sabi niya, nung first meeting namin, it's been 3 years, sabi niya na hindi kami na, ngayon ka lang ulit nakabalik dito. Nasyak ako kasi ako lang daw yung unang-unang foreigner na nanganak sa hospital. And at the same time, hindi naman sa pagmamayang mamayabang guys, kilala nila ako doon sa hospital. Why? Kasi nga, dito sa India guys, mostly kasi ng mga kababaihin dito, mas prefer yung cesarean. Minsan, konti lang yung nag-option sa main normal delivery. Kasi nga, ayaw nila na, I guess, I don't know kung ayaw nila ng labor pain. Pero kasi sa akin, yung rason ko guys, mas gusto ko pa yung labor pain kasi sa pahi pain. Kasi 3 months mong dadalhin yung sakit ng pahi mo, eh, alam na naman yung cesarean guys, general operation. Ano ba? May message ako, ayan. General operation guys, yung... cesarean. Kaya sabi ko, instead na, yung pahi kasi sa private part naming mga nanay, 1 month lang yan, guys. Okay na, pagaling na siya. Pero kasi pag pahi ng cesarean, 3 months. Minsan pa nga, siguro, 1 year pa bago talagang lubusang gumaling yung tahi mo. Kasi nga, di ba, sa loob na tahi, tsaka sa labas ng... I don't know, hindi ko lang alam guys, pero alam ko sa cesarean, matagalan ng pagalingan ng tahi. Ayan. So, ayun nga... kailangan mamaya mga bandang 2:30, aalis kami. Nasusuka na naman ako guys. Ilang araw na rin talaga akong hindi kumakain guys ng gulay dahil hindi ko alam kakainin ko. Nagsasabi ako kay Papa, gusto ko ng gulay na ganito, hindi naman available dito. Kamansa, iyak-iyak na lang ako, tapos minsan panaginip na lang, oh, di ba? And may nabasa rin ako guys sa mga comment section. May nabasa rin ako sa ating comment section na, I know, hindi pa naman ngayong mga buwan guys, mga April or May. So hopefully, during that month, maging okay na yung lagay ng corona at yung quarantine days itself, sana bumaba. At the same time, isa rin, ang dami kong inaalala guys, kasi nga,
alam ko naman na mahal. Alam ko naman na yung pag OFW free, pero pag balikbayan ay mahal kasi sa shoulder talaga nating lahat yung gastos, yung swab test, yung quarantine mo. So, kaya ang sinasabi ko si Papa, siguro kung talagang uuwi ako, sabi ni Papa, kailangan mga 300,000 yung baon o yung lahat ng gagastusin namin. Kaya nga, iniisip ko guys, mas prefer ko kasing bumiyahi guys ng buntis ako kaya sana dito ko nanganak. Why? Ang hirap magbitbit ng sanggol guys pag nagbabiyahe. Actually, may anik ka pa. Okay lang kung isa lang anak ko na sanggol lang, dadalhin ko, eh may anik ka pa. So, hello, hello, stress na lang doon sa aeroplano, diba? Kaya yun yung iniisip ko guys. At the same time, ang daming factor na, ang daming kong problema yung passport ko pa. Diba nga, may nabasa rin kasi ako sa comment section natin na, diba may rules na 6 months before the expiration ng passport, kailangan makapag-renew ka na. Otherwise, hindi ka na patutuloyin sa ibang bansa. And so, ang akin naman kasi, ito rin yung gusto kong i-open. Gusto ko kasing tanongin sa embassy, if ever, kung okay na, siguro mga 3 months before the expiration, eh makabalik ako ng Pilipinas. Kasi nga, bansa-bansa ko naman yung pupuntahan ko, hindi naman ibang bansa, hindi naman magtutuloy sa ibang bansa. So, I want to inquire about that, kung okay lang na mag-travel ako, mga 3 months before the expiration ng passport ko, makapagbiyahe ako. Kasi kung hindi talaga guys, kailangan talaga i-renew, baka hindi na rin ako makatuloy sa Pinas. Kasi ang dami kong inaalala na, gusto ko talaga manak sa Pinas, kaysa sa dito. Kasi nga, ang hirap magbiyahe pag may sanggol. Talagang uwi na ako. Ano ba, corona? Kaya, ang dami nga. So, totoo lang, na-stress ako. Talagang, tingnan nyo yung itsura ko. Nag-makeup na nga lang ako. Nagkilang tabingi pa nga yung kaya. Ayan. Susuka na naman ako. Kainom ko lang actually gas ng gatas kasi kanina umaga. Sinuka ko rin din naman yung kinain ko. Nahihilo. Yung pakiramdam ko guys, alam nyo ba yung parang, alam nyo yung pag may sakit ka, yung may lagnat, yung parang pag umupo ka, parang feeling mong lutang. Yung ganun yung pakiramdam ko ngayon. Oh my God. Mabuti na lang din dito yung biyanan ko siya yung nag-ano ngayon nagluluto. At dito rin ako sa may kwarto dahil ayokong maamo yung niluluto nila. Baka mag-sardinas lang ko. Actually guys, kahit sardinas parang ayaw kong kainin. Pero pipilitin ko na lang kasi wala talaga naman yung chan ko. So, ayun. Ama. Gusto kong maiyak. Parang pepper paiyak na talaga ako guys. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. I feel so very sick talaga. Last day na ngayon ni Papa sa kanyang pagpunta sa office, bukas hindi na daw siya pupunta. Kasi nga, tumataas na naman yung kaso ng corona dito. Kaya, ayan. Gusto ko sana magpaluto sa biyanan ko ng mga sweets. Kaso nasira ang aming mixer. Hintay ko na si Papa mga alas dos aalis kami. At mabuti na lang may iiwan dito kay Anika mamaya. Ang hirap kasi last time nung pumunta kami sa hospital, dala namin si Anika, napakakulit. Na-stress lang kami. Haalis na kami ni Papa guys. Nagtago lang ko kay Anika kasi sasama ang bata. So pina-check muna kay Atama si Anika. Nilagay namin sa may kwarto at para makaalis kami. Kami guys sa may hospital. Yung number namin is number 84 and number 32 pa lang. Ang tagal-tagal pa namin kailangan maghintay. At the same time, kailangan bumalik kita pa sa may office. Ang daming tao dun sa may lobby. Parang ayaw ko masok, matatakot ako. Susuka na naman ako. Ay, Diyos ko, buhay, buhay, Montes. Diyos ko, ang haba pa ng pila guys. Papabay muna kay Papa ng coconut water. Ayan. Ayan.
Ay, pre naman si Pinay ni ala. Sarap guys. Baka buti pa kami lang dalawang oras dito sa paghihintay. Diyos mayo. Have some? Have some? So, good evening guys. Naka-uwi kami kanina lang at nagpahinga ako right after na kagagaling namin sa hospital. Maliligo pa kami niya ni Annika. Mag-hotbat kami. And so, yung hindi na ako nag-video guys sa loob ng hospital kasi nga ang daming tao. At the same time, I don't know if okay lang sa kanila kasi hindi naman yung private hospital na paisa-isa ang tao sa loob. Yung tao sa loob ng clinic. Sana ba tayo guys? Ayan, dahil si Annika nang ulit kanina. So, hindi na ako nag-record sa mail off guys. Although, gustong-gusto ko sana para mapakita ko sa inyo kung paano yung doktor mag-scan sa akin at kung anong lagay nung baby. Suddenly, hindi nga kasi nga ang daming tao doon sa loob guys. Kumbaga, kumpul-kumpul kami sa mail off ng clinic ni doktora. Ayan. So, update ko kayo guys yung 7 weeks na pala. Actually, hindi ko talaga alam kung kailan yung last period ko. Basta alam ko lang, mga November. Kasi hindi na ako nag-check since na-irregular lagi yung aking regla. So, ngayon ko lang nalaman na 7 weeks na pala si baby. At okay naman guys, si baby. Okay naman yung lagay niya. Okay naman yung heartbeat niya. Sabi naman ng doktor. Sabi ko nga sa doktor, wala akong masyadong kain. Kasi nga, maselan ako ngayon sa pagbubuntis ko, lagi ako nasuka. Sabi niya, pag lagi kang nasuka, much better. Kasi, meaning to say, okay si baby. Yan yung sabi sa akin kanina. So, ayun, pinapabalik kami this coming February 2. So, next week, magdadalawang buwan na pala ako. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam, guys. Kasi hindi ko talaga tinatandaan yung regla ko. Unlike before, bago ko ibuntis si Annika. Kasi, may tracking ako niya sa cellphone. Yung period tracker ba yun? O yun. Oh, this time talaga, hindi na ako kasi wala naman talagang balak magbuntis at the same time, laging irregular yung period ko. Kaya, ayun, so, sa so, hindi inaasahan talagang nabuo siya. So, okay, pinagpapasalamat lang namin eh, okay naman si baby. Ayan, so that's it for today's video guys. Maraming salamat sa lagi yung pagsama sa akin. Ayan, so i-update ko lang kayo guys kung ano mga plano namin sa mga susunod na mga buwan. Kung makaka-uwi ba kami or talagang dito talaga muna ako masastuck sa India. Ayan. So, maraming salamat sa inyo guys. See you on our next vlog. Paalam!